Basta kayo mga bata. Ako nga pala ang inyong guro sa MAPE, sige ng Michelle V. Carlos. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa health na napapaloob sa unang markahan. Nasa unang module pa lang tayo mga bata. At ang pag-aaralan natin ay karapatan ng isang bata sa tamang nutrisyon. Ang tamang pagkain ay mahalaga para mapanatiling malusog ang katawan ng isang tao. Ang pagpapanatili ng malusog na pangangatawan ay hindi madali. Kailangan na tayo ay mag-ehersisyo, kailangan ng tamang pahinga at tulog, at pinaka-importante ang tamang pagkain. Kailangan nating malaman ang mga pagkain na mabuti o masustansya para sa ating katawan at gaano karami ang dapat nating kainin sa bawat uri ng pagkain. Ang saklaw ng aralin na ito ay ang maunawaan ang karapatan ng isang bata na mabigyan ng sapat at tamang nutrisyon upang siya ay magkaroon ng malakas at malusog na pangangatawan. Ang malusog na pangangatawan ay nakatutulong upang ang isang bata o tao ay magkaroon ng matalas na isipan. Matapos pag-aralan ang aralin na ito, may kakayahan ka nang kilalanin ang kahulugan ng nutrisyon, naiintindihan ang karapatan ng isang bata na mabigyan ng tamang nutrisyon, talakayin ang mga pampalusog at masusustansyang pagkain, at nakapagbibigay ng halimbawa ng mga pagkain na niluluto ng iyong nanay. Subukin natin. Iguhit ang masayang mukha kung ito ay dulot ng masustansyang pagkain. Iguhit ang malungkot na mukha kung ito ay dulot ng hindi gaanong masustansyang pagkain. Unang bilang, makinis na balat. Ito ba ay dulot ng masustansyang pagkain o hindi masustansyang pagkain? Tama! Masayang mukha dahil ito ay dulot ng masustansyang pagkain. Pangalawang bilang, bulok ng ngipin. Ito ba ay dulot ng masustansyang pagkain o hindi masustansyang pagkain? Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama! Dahil ito ay dulot ng hindi gaanong masustansyang pagkain. Pagtangkad. Tama, masayang mukha. Dahil ito ay dulot ng pagkain ng masustansyang pagkain. Kaapat, mahinang katawan. Magaling. Ito ay hindi dulot ito ay dulot ng hindi gaanong masustansyang pagkain. Tanging kalima, sobrang timbang ng bata. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama ka. Dahil ito ay dulot ng hindi gaanong masustansyang pagkain. Ngayon naman, balikan natin ang inyong mga napag-aralan noong kayo ay nasa unang baitang. Bilugan ang gamit na kailangan sa ginagawang paglilinis ng katawan. Ang unang larawan. Ano ang ginagamit ng bata sa paglilinis ng kanyang katawan? Tama, cotton buds ang panlinis ng ating tainga. Kalawang larawan. Ano ang ginagamit niya sa paglinis ng kanyang katawan? Magaling, suklay. Suklay ang ginagamit sa pagsusuklay ng ating buhok or pag-aayos ng ating buhok. Pangatlong larawan. Anong ginagawa ng bata para mapanatiling malinis ang kanyang katawan? Magaling, ang sabon ang ginagamit niya para maging malinis ang kanyang katawan.
ika-apat na larawan. Ano ang ginagamit ng bata? Magaling! Toothbrush. Toothbrush ang panlinis ng ating ipin. At ang ikalimang larawan, ano ang ginagawa ng bata? Mahusay! Ang nail cutter ang kanyang ginagamit sa paglilinis ng kanyang kuko. Ngayon naman, tuklasin natin. Pagmasdan ang larawan at kanilang ginagawa. Si nanay ay naghihiwa ng repolyo. Inihahanda ni tatay ang lulutuing gulay, isda at karne. Hinuhugasan ni nanay ang mga prutas. Ang isa sa karapatan ng isang bata ay mabigyan ng tamang nutrisyon ng kanilang mga magulang sa kanilang tahanan. Nakatutulong ito para lumaki silang malusog at malakas. Ang tamang nutrisyon ay dapat maibigay sa tahanan at sa paaralan. Suriin natin at unawain. Tingnan ang dalawang larawan. Ikahon ang mga pagkain pampalusog. Unang bilang. Baso ng tubig. Lata ng soda. Alin dyan ang pagkain pampalusog? Tama, baso ng tubig. Dalawang bilang. Repolyo, hotdog. Alin sa dalawang larawan ang pagkain pampalusog? Tama, ang repolyo. Bilang. Cake, pinya. Alin dyan ang pagkain pampalusog? Magaling, pinya. Kaapat na bilang. Sopas, kape. Alin sa dalawang larawan ang pagkain pampalusog? Tama, sopas. At ang huling bilang, pizza at prutas. Alin sa dalawang larawan ang pagkain pampalusog? Magaling! Ang mga prutas ay mga pagkain pampalusog. Ngayon naman, basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Ang ating kwento ay pinamagatang ang pinakbet. Isang araw, maagang gumising sina mama at papa. Marami silang pinamiling iba't ibang gulay gaya ng kalabasa, talong, okra at ampalaya. Marami ring prutas ang pinamili. May mangga, saging at mansanas. May isda, karne, itlog at tinapay pa. Agad-agad na nagluto si mama ng pananghalian. Iba't ibang gulay ang kanyang hiniwa at ito ay niluto. Tinawag ni mama ang kanyang luto na pinakbet. Napakasarap at napakalinamnam nito. Ikaw, kumakain ka ba ng gulay? Sagutin natin ang mga tanong. Unang tanong, sino-sino ang gumising ng maaga? Kalawang tanong, ano-ano ang pinamili ni na mama at papa sa palengke? Pangatlong tanong, ano sa tingin mo? Masustansya ba ang pinamili nilang mga pagkain? Kaapat, sa iyong palagay, na ibibigay ba ng iyong mga magulang ang karapatan mong mabigyan ng tamang nutrisyon? Bakit? Ngayon naman, lagyan ng X ang hindi masustansyang pagkain at check naman kung masustansyang pagkain.
Alin dyan ang hindi masustansya at masusustansyang pagkain. Ang manok ay masustansyang pagkain. Ang avocado ay masustansyang pagkain. Ang pizza ay hindi masustansyang pagkain. Ang soda ay hindi masustansyang pagkain. Ang chips ay hindi masustansyang pagkain. Ang orange ay masustansyang pagkain. Ang candy ay hindi masustansyang pagkain. At ang broccoli ay masustansyang pagkain. Magaling mga bata! Alam nyo na ang masusustansya at hindi masusustansyang pagkain. Tandaan natin, karapatan ng bawat bata ang makakain ng wastong pagkain. Wastong nutrisyon ay kailangan upang sumigla ang ating pangangatawan. Ngayon naman, isulat ang tama kung tama ang ipinahayag ng bawat pangungusap at mali naman kung hindi wasto. Unang bilang, ang tamang pagkain ay tumutulong sa pagkakaroon ng mabuti at malusog na kaisipan ang bata. Kung ang sagot mo ay tama, tama ka, magaling! Kalawang bilang, nagpapabagal sa paglaki at paglusog ng katawan, kabilang ang pagbubuo ng ngipin at buto ang pagkain ng masustansya. Kung ang sagot mo ay mali, magaling, tama ang iyong sagot. Number 3, ang tamang pagkain ay tumutulong sa paglaban sa impeksyon at sakit. Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay, tama ang iyong sagot. Number 4, ang tamang pagkain ay nagpapadali ng paggaling ng may sakit. Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay ka. Number 5, ang tamang pagkain ay hindi nagpapaibayo ng kakayahang gumawa ng iba't ibang aktibidad. Ang kasing kahulugan ng nagpapaibayo ay nagpapalakas o nagpapatibay. Kung ang iyong sagot ay mali, tama ang iyong sagot. Dahil ang tamang pagkain ay nagpapatibay at nagpapalakas ng kakayahang gumawa ng iba't ibang aktibidad. Si nanay ay maghahanda ng pagkain para sa agahan at tanghalian. Narito ang isa pa nating pagsasanay. Alin kaya ang dapat niyang ihain para sa'yo? Pilugan ang mga ito. Kung ang iyong mga sagot ay fried chicken, kanin, gatas, at mansanas, tama ang iyong mga sagot dahil itong mga ito ay masusustansyang pagkain na dapat na inihahain ng inyong mga nanay. Para sa pagtataya, iguhit ang puso kapag tamang nutrisyon ang ipinahahayag sa pangungusap at bituin naman kung hindi. Number 1, si nanay ay nagluto ng hotdog at tusino para sa aming agahan. Number 2, ang aming mag-anak ay kumakain ng kanin at sinigang na bango sa tanghalian. Number 3, bumili si ate ng iba't ibang prutas para sa aming panghimagas. Number 4, si tatay ay nagluto ng tinola para sa hapunan. Number 5, sinisigurado ni nanay na hindi kami nagbabao ng chichirya at soft drinks sa pagpasok sa paaralan. Ito naman sa kadagdagang gawain o sa inyong takdang aralin, gumuhit ng tatlong masusustansyang pagkain.
Hanggang dito na lamang tayo mga tata. Hanggang sa susunod na aralin.